Happy Sunday morning po mga ka-riders. Ito, nakakasalubong tayo ng mga kasamahan nating riders na mukhang mag-road trip sila. Mamasyal, tandami nila. Nakakaingit nga po, hindi tayo kahit linggo, hindi tayo makapamasyal at meron po tayong obligasyon. May trabaho po tayo na dapat gampanan. Pero okay lang po at ito, matetesting natin yung performance ng gulong na binili natin, yung pinakabit natin kahapon, itong Magnum B-Tire. Kasi sa kahilingan nating mga kaibigan, eh, tatanong sila, pakiano naman yung performance. Kaya ito po, ano natin, titignan natin ang performance itong si Magnum B. Kagaya nga po ng nabanggit ko na last vlog natin, yung tungkol dun sa stock na gulong natin, yung si Team San, ang stock na gulong ni RFI. Ayun nga ho, pinalta na natin. Sa Odo niya, nakita ko ho, ay nasa kulang-kulang 19,000 kilometers na po ang natatakbo. Yun po ang tinakbo natin sa loob ng isang taon na binabanggit ko nga po no, na 100 kilometers, 3 times a week ang ating tinakbo. So, nasa ano siya, 1,200 kilometers po per month. Kaya sa loob po ng isang taon na tatlong buwan, ay talagang... Ano ho, napudbod. Yung sa likuran lang naman po, pero yung sa harap ko ay okay pa. Pero hindi naman tayo pwede magpalit ng gulong na magkaiba. At total, yung po nabili natin na Magnum Tire ay bundle promo na. Kaya 2.5 lang po yung dalawa. Kaya kinuha na po natin. Alam naman natin na 3,500 ang isang branded na gulong. Okay, punta na tayo dito sa performance ni Magnum Tire. Ito po, siyempre, pagpago ang gulong, talagang ramdam natin na matatag, stable ang takbo natin. Talagang safe na safe ang feeling natin dito. Saka basta tama po ang kargang hangin. Then yung ano, yung tire sealant nga po, talagang huwag tayong magpapawala nun. Lalagyan natin talaga automatic pagkapalit ng gulong. Then ito po, pinapakiramdaman na nga natin at parang maganda ang arangkada, bumilis tayo. At gumanda na ang takbo, hindi katulad ng dati na natatakot tayong mabilis at ano, at gumigewang nga. Pero ito, secure na secure po pakiramdam natin. At ano po nga pala, nagpalit nga pala ako ng plyball, yung 11 grams. Ang stock po ng plyball ni RFI ay 13 grams. So straight po, pinaltang ko yung plyball natin ng puro 11 grams. Ang sabi nga po, puro arangkada lang po daw pag 11 grams. At yung 13 grams daw po ang may dulo, o pag pinaghalo yung dalawa ay may dulo na yung takbo ng ating mga motor. Pero ako kontento na ako sa 11 grams kasi importante po sa akin yung arangkada talaga, kasi pag alibawa mo overtake tayo ng alanganin, mabilis natin siyang mahabol. Para sa akin okay na po kahit walang dulo, kasi tayo naman po pinakamabilis nating takbo ay 80, natatakot na tayo pag 90 to 100. Pero ito po, this time po, ito, nakita nyo po, nag-abot tayo ng 106 po ata. Ay tinetesting ko nga po kasi kung hanggang saan ang top speed nito. Pero ito, tinigilan na natin at talaga hindi naman tayo sanay mag-top speed. Yung performance lang po talaga nitong gulong ang ating sinusubukan. Pero marami pa po tayong gagawin test sa gulong na to, kasi ito naman ay sa tuwid na kalsada lang. Siyempre, susubok din tayo sa ibang sarap road, sa mga mabuhangin, at saka sa mga lubak, sa mga humps. Susubukan natin tong gulong na to. Pero sa ngayon po, overall, ay pasado po ang performance itong gulong na to, itong si Magnum B. At talaga namang mapapa 2 thumbs up tayo dito dahil sa presyo nga po niya na biro nyo, 2,460 lang, dalawa na. Eh, tapos ito pa po, nararamdaman naman natin yung performance. Talaga namang ano ho, solid na solid. Okay, medyo bibilisan natin at te-testingin naman natin yung preno. Tayo po ay naka combi brake lang itong ating RFI. Kaya malalaman natin yung performance ng kanyang gulong pag sa biglang preno. Okay. Ayun, sinubukan natin. Pumitik tayo ng preno sa siguro ito. Matakbo natin na 60 o 70. Wala pong problema. Walang kayod. Maayos po ang pagtigil natin o yung pagbagal natin. Wala po tayong naging gewang o slide na experience.
Uy, nakita nyo po ba yung paru-parong dumaan? Ano, sana good luck. Ano po? Okay, susubukan naman po natin sa bengkingan itong ating gulong. At mayroon po tayong kaibigan na nagtatanong kung makapit daw ba sa bengkingan. Pero ano po ha, try natin at hindi po tayo sanay sa bengkingan Puro tuwid na landas lang po tayo. Friendly reminders lang mga ka-riders, pag nakakita po tayo ng ganito, dalawang buhit na yellow na magkatabi, huwag po tayong o-overtake kahit tuwid po ang kalsada. Respeto po natin yung sign na yan. Pagkatapos naman po niyan, ano na yan, libre na. Babalik din yan sa single line na, ayan, katulad niya, no? Pwede na yan, pwede na tayong o-overtake. Paalala lang po, alam ko namang alam nyo na yan. Atensya na po mga ka-riders ha, takot tayo mag-banking, hindi tayo talaga sanay sa banking pero sinubukan naman natin. At ito, titignan natin sa takbong 100 kilometers, yung binyagang takbo ni Magnum B. Tignan natin kung anong naging ano niya, itsura niya. Okay, natural lang naman po na no, walang pagbabago syempre, kalalagay lang natin. Ngayon, obserbahan natin kasi ang sabi nung mekaniko kahapon na pag sa simento raw ay kumakapit ito, so ibig sabihin mabilis siyang magasgas o matalas kasi simento para bang mahuhuyag baga, yung parang mayroong charcoal na naudpod. Pero ito tinitignan natin, wala naman po, okay, dumi lang ito wala naman pagbabago ito po, kaya masusubukan pa natin sa mga ilang rides pa natin itong darating na mga araw kung mabilis ba ito mapupudpod. Ayan. Okay, sa likod, tignan natin. Okay, wala rin po pagbabago. Ayan, okay po. Kaya ito po, sinasuggest ko po dun sa mga low budget lang na katulad natin na pag kulang talaga si budget, itry nyo po itong Magnum B na gulong. Okay mga kapatid, hanggang sa susunod na vlog. Maraming salamat po at lalo na sa mga subscriber natin. Hindi po ako makapaniwala, abot na ako ng 5,000 na subscribers. Kaya lalo po tayong sisipagan gumawa ng mga vlog na makakatulong po sa ating lahat. Na kahit sa maliit ko pong paraan na aking kakayanan, makapag-share po ako sa inyo ng mga ideas. Sa totoo lang po, hindi naman po talaga tayo bihasa sa gantong larangan. Iba po ang linya natin Pero through my experience po sa pagmumotor, siguro naman po ay makakatulong. Kaya maraming salamat po ulit mga subscribers, mga viewers at sa ating mga taga-suporta. Hanggang dito na lamang po at like, comment and subscribe lang po sa ating maliit na channel. Salamat po!